Hello everyone! Ngayon, pupunta kami sa Asian store. So, samahan nyo kami mamili ng mga ingredients para sa mga Pinoy recipes natin. Kasi dito sa US, kahit na matagal na kami dito, we still crave for Filipino foods, adobo, like pansit, mga ganun. So, samahan nyo ako para makita nyo din kung ano yung itsura ng Asian store dito. So, bago tayo pumunta sa Asian store, we decided to stop by sa Popeyes. Ito yung parang Jollibee dito. Sobrang sarap din ang chicken nila. So, let's order kasi wala pa kaming breakfast. So, now here's our order. I just bought cheesecake yan. And french fries. Sarap ng french fries nila at yung chicken na dito, iba yung lasa talaga. Malinamnam. So we are ready. We're just gonna eat it in the car or maybe inside the Asian store kasi mayroong place doon na we can eat. This place is called Mekong Asian Store. So, hindi ito Filipino store lang. Like, halo-halo na yan ng mga iba-ibang Asian cuisines, Asian restaurants. So, malaki din siya. Ito yung parang main talaga na pinupuntahan ng mga tao dito. Okay din siya. Malinis. At marami ka talaga mabibili. At the rice, sacks of rice, jasmine rice yan. Sobrang sarap niyan. Sobrang lambot at mabango pa. Okay, we're ready to get inside. Ang una namin kinukuha is yung seafoods. Ito talaga yung kinupuntahan namin kasi wala naman ito sa Walmart. Ang sarap ng seafoods na dito, iba-ibang klase. Makakapili ka talaga. And hindi naman siya masyadong kamahalan. So, okay lang. So, once or twice a month talaga kami pumunta. At ito talaga yung reason. Plus the rice, of course. Meron din silang mga special cut ng pork and meat na hindi mo mabibili sa Walmart. Kasi doon, puro lang talaga, walang taba. Dito, may lempo. And marami din silang mga frozen goods, yung mga purple yam. Sarap niyan. Ngayon, papunta kami sa Filipino section para bumili ng mga seasonings at ibang mga kailangan sa bahay. So, dito, may pulvoron, ube pulvoron. So, ang sarap niyan. Marami ingredients for salads and century tuna, masarap. So, lagi ko yung ulam sa school. And may mga sardinas, yun. Hindi mo talaga mamimiss yung mga pagkain natin dyan sa Pinas kasi nandito na. Lego, squid, meron na yan. So, ang daming pagpipilian. Kahit na malayo ka sa Pilipinas, hindi mo pa din talaga kayang kalimutan yung mga pagkain natin dyan sa Pinas. So, Mang Tomas, meron din. Masarap yan sa fried chicken. So, dito kami bumibili ng mga kailangan namin, mga seasonings, mga pangluto. Kasi iba pa din kung meron mga ganito. Magic sarap po, ang dami. At may mga bagoong pa. Sarap nito sa mangga. Yes, so maraming klase ng bagoong dito. Mahal lang, $10. Meron din ketchup. Yes, yun. Masarap yan. So, ang dami-daming pwedeng pagpilian, pwedeng bilhin, mga chips. Yes, Pilipinas sa Pilipinas, diba? Chippy, ding-dong. Yun. So, hindi mo talaga mamimiss. Marami dito. So, kahit na nasa ibang bansa ka, makakakain ka pa din yan. Medyo mahal lang, huwag ka lang mag-convert.
Ito yung spicy uishi, 'di ba? So maraming gusto niyan, $2.39 lang. At Mr. Chips, favorite ko to. So ito talagang kinakain ko sa Pilipinas, $1.49. So yeah, wag na wag kang mag-convert kasi masakit sa bulsa. Ito, sinong gusto ng chicharon? Meron din. Tingnan natin ang presyo. Oh, $9.99. Halos 500 pesos din, di ba? Pero masarap yan. Oh, may stick o dito. Strawberry stick o. $6 din yan. And of course, hindi mawawala yung kape. Mga 3-in-1 coffee. Kopiko brown coffee. Favorite ko yan. Oh, magkano? $4.59 lang. Ngayon, punta tayo sa mga fruits and vegetables. Oh, ito, durian. Sinong gusto ng durian? I love durian. Oh, $3.98 per pound yan. So, medyo mahal. Watermelon. Oh, ito, mas mura. $0.79 lang per pound. So, marami ditong mga familiar na mga fruits. Ito, jackfruit. Sarap nito, $1.59 lang per pound. So medyo mahal talaga yung durian. I bought once and hindi na ako umulit kasi sobrang mahal tapos maliit lang. Ito yung mga gulay. So makikita mo yung mga presyo. Ito, saging. Pwede mo itong lutuin ng yung nilaga. Masarap yun. Ang daming mga choices dito, may papaya pa. Ito, isa sa mga favorite ko din, pomelo. So, sarap yan. At nutritious pa. Hindi siya masyadong mahal, so okay lang, kaya bumili talaga kami niyan. At ang daming mga apples dito, klase-klase. So, ikaw na lang mamili kung anong gusto mo. More gulay. Kami dito, as much as possible, nagluluto talaga kami. Hindi kami laging kumakain sa labas. So, para healthy yung mga bata, nagluluto talaga. At nakakatipid ka kung magluluto ka kaysa kain ka lang ng kain sa restaurant or sa fast food. Ang sarap nitong ampalayan na lalagyan mo ng itlog. Saktong-sakto, pang-ulam na. Ang daming gulay talaga. So, pili ka lang. Mas maganda kasi ang gulay, especially sa mga bata, para masanay sila. At itong eggplant, ito Chinese eggplant. Pero meron din sila ditong Philippine eggplant. Ito talaga masarap. Meron din silang mga sili, di ba? So sa Pilipinas, ang mura nito dito, medyo mahal. Ang sili nila, $3, so 150 pesos din. I like to use this one sa mga, yung mga toyo at suka, lagyan mo ng sili, solve na. So ito, sibuyas. I heard na mahal ang sibuyas sa Pilipinas. Dito, 69 cents per pound lang siya. Affordable lang. Oh, maraming sibuyas. 99 cents per pound ang red onions. Oh, ito, ginger. Sarap ito sa lahat yung mga sabaw. Garlic. Ito, garlic, laging kailangan talaga ito sa kusina, yung garlic, hindi mawawala. Pares ito ng
sibuyas. Ito, isang bag na to, 1.99 per pound. Oh, $15. Oh, mahal. Pero galing to sa Manila. Buti pa yung mangga nakapunta sa Amerika. Alright, it's time to pay. Oh, may Skyflakes pa pala dito. Let's see how much. $9.99. Hindi na ako bumili kasi mahal. Alright, so we're finally done. Thank you so much everyone for joining us in today's video. I hope that you enjoy this. I know this is not the same as what I used to do, but I realize that maybe some of you would like to know if meron bang mga Filipino grocery stores dito. Thank you so much again for watching, and please don't forget to subscribe to my YouTube channel. See you in my next video. Bye everyone. God bless us all.